to Cucina ni Deli. Sabay-sabay po tayo. Welcome back to my channel. So for today, isi-share ko po sa inyo kung paano ako magluto ng pakbet with cake yam. Okay, so here are the following ingredients. Okay, so bawang, sibuyas, kamatis, kalabasa, okra, ampalaya, talong, and then sitaw. So maglalagay din po ako ng repolyo para marami siyang gulay. So ito yung bagoong or yung alamang. Lalagyan ko siya ng twist cake yam. So, instead of baboy, so alam naman natin na may problema ngayon ng mga baboy, kaya cake yam ang ilalagay ko. And then, ito yung mga seasoning. Kung kulang siya sa alamang, lalagyan ko siya ng patis. Then, ito naman yung pepper and oil. Okay, so we'll start cooking. And maglagay na tayo ng konting oil. At iprito natin ng cake yam. Pakulahin natin ng cake yam. So, pagka ito mapula na, i-set aside natin to. Saka tayo magigisa ng bawang sibuyas. Okay, so ito mapula na yung cake yam. I-set aside na natin. So, ito yung inilalagay ko, cake yam, kasi may problema ngayon ng mga baboy. Try nyo po ito, napakasarap pagka cake yam ang inilagay nyo. Malasa. So, mag-isa na tayo ng bawang sibuyas. Unahin natin ang bawang. Pakulahin natin ang bawang. Medyo mapula na yung bawang, ilagay na natin ang sibuyas. Sunod na rin natin ang kamatis. Then, alamang or bagoong. Okay, so dito kasi ang tawag sa amin alamang, pero sa ibang lugar ang tawag ay bagoong. So ito, inuugasan ko ng isang hugas itong alamang para malinis siya. Kaya medyo nawawala yung kaunting alat niya. So, kung mamaya, kung matabang siya, maglalagay ako ng kaunting patis. Okay, so, takpan muna natin. Isang kutsa muna natin siya. Hayaan munang lumabas yung katas ng alamang para nanunuot ang lasa. Okay, so, i-check natin. So, ayan. Medyo mabango na siya. Labas na yung katas ng alamang. Bagoong, lagyan na natin siya ng water. Pag kumulo siya, lalagay natin ng sitaw. So, ayan. Kumukulo na, ilagay na natin ng sitaw. Then, sabay-sabay na natin pati yung ampalaya. Yung ampalaya, hindi ko siya nilalamas sa asin. Kasi lalong pumapait siya habang nilalamas mo siya sa asin. And nawawala yung sustansya niya. Uugasan lang siya, yung ampalaya. Hindi siya mapait. So, ayan. Takpan uli natin siya. Pagka medyo malambot na yung sitaw at saka yung ampalaya, saka natin ilagay yung ibang gulay. Okay. So, ito. Medyo malambot na yung ampalaya at saka yung sitaw. Ilagay na natin ng kalabasa. Then, okra. Ilagay na rin natin. Sabay-sabay na yan. Then, yung talong. Ayan. Pagsama-samahin natin. Tapos, ilagay na rin natin yung cake yam para lumasa na yung cake yam. Ayan.
palambutin natin. Then, pag malambot na, lagay natin yung repolyo. Kasi yung repolyo, madali naman siyang maluto. Lagyan pa rin natin siya ng konti tubig. Ayan. Takpan uli natin. Okay, so i-check natin. So, ayan. Malambot ng lahat ang gulay. Lagyan na natin siya ng paminta. At lagyan na rin natin siya ng 1 tablespoon na patis. Katulad na sinabi ko kanina, kasi hinuugasan ko yung alamang, kaya hindi siya maalat. Kaya nilagyan ko pa siya ng patis para pampalasa. Lagyan na rin natin ng repolyo. Okay, takpan muna natin. After 2 minutes, pwede na itong hamuin. Okay, tingnan natin. So, ito. Okay na lahat ng gulay. Tikman natin. Pwede na natin itong hanguin. Patayin na natin ang apoy. Ready na ito for serving. So, ito na yung pinakbet with a twist. Cake yum. So, hope you like this video and thank you for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Bye. God bless.